Sus! Guys, oh, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Yan, nasa likod po natin, yan po yung isang mahinang nilalang na proyekto ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung project na resulta ng mga kurap, kawatan, at higit sa lahat eh, palamura. So mga kapatid, eto nga, ngayong araw na to, binuksan na yan. Partial, oh, binuksan na yung bridge na yan patungong Cordoba. So Cebu, Cordoba. So mga kapatid, matatapos na yung termino ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hindi naman natin kayang i-extend. So yung topic natin ngayon mga kapatid, hindi lang naman basta sa bridge na yan. Ito'y matungkol sa presidente natin na darating this coming May 9 kung sino mang tatanghaling kampyon. So gusto ko lang sanang palawakin ang isip ng mga dilawan, mga pingkawan. Bakit ho punong-puno kayo ng hatred sa inyong puso? Hindi po ba kayo marunong magdasal? Na pwede naman tayong mangampanya ng malinis, mangampanya na hindi na natin kailangan ulit-ulitin sa ibang tao na iboto nyo kami, huwag kayong bumoto sa kurap, huwag kayong bumoto sa kawatan, huwag kayong bumoto. Diba? Kasi alam nyo bakit? Kaya lumalakas si BBM, si Marcos, tsaka si Sara Duterte. Gawa ng every rally, every kampanya nyo, eh sila ang binabanggit nyo. Samantalang pagdating sa kampanya dun sa kanila, rally ng BBM Sara, hindi naman sila nagsasalita tungkol sa inyo kasi wala silang pakialam sa inyo. Pero kayo, sa tuwing nagra-rally kayo, yan ang sinasabi nyo. Diba? At tapos halos lahat ng tagahanga ng mga pingkawan, katulad na ng ugali ni Guanzon, hindi kami bangak! Ano yun? Ano yan? Dapat malinis. Hayaan ho natin ng mga taong magpasya. Diba? Kasi sinasabi no, eto ah. Sinasabi ng mga kapatid nating mga pingkawan. Sinasabi nila na, ay nako, bobo lang ang boboto sa kawatan na yan. So ilang milyon pala kaming bobo. Diba? So kung matalino talaga kayo, kayo mga pingkawan, kung talagang matalino kayo, hindi nyo ho kailangan siraan ng ibang tao para kayo yung magmukhang mabuti. Hindi nyo kailangan sundin yung inuutos na bawat isang tao, kumuha kayo ng 10 tao sa kabila, i-recruit nyo. Kaya pag lumipat yung mga yan sa atin, pagdating ng eleksyon, panalo tayo. E paano pag hindi nyo naakit? E di talo. Yung mga artista iba, nagbabahay-bahay na. Ano yun? Ano, kumusta naman yung pagbabahay-bahay nyo? Di ba? Ayun, sinisiraan ng mga Marcos para manalo sila. Ano-ano yun? Diba? Kasi guys, kung totoong kawatan si Marcos, bakit may pumupunta pa sa rally? Bakit may boboto pa kay BBM kung totoong kawatan sila? Ngayon, dahil matalino kayo, abogada kayo, degree holder kayong lahat, diba? Kasi halos lahat, ako pumunta ako sa rally ng mga ng pingkawan at etong pulaan. Ang napansin ko sa BBM rally, plataforma nila. Tapos hindi naman sila nagsasalita na masama. Ang sinasabi nila na, ang sinasabi lang nila eh, kung sino yung nasa puso nyo, eh boto nyo. Nasa inyo ang desisyon. Pero nung pumunta ako dun sa eto nga Cebu rally ng mga pingkawan, ang narinig ko, bumungad sa akin, wag na wag kayong boboto! No to Marcos! No to Duterte! Mga kawatan, kurap! Ayan o, resulta. Diba? Ang daming project ng mga kawatan at kurap at palamura. Kasi kung bobo kami, ang dami namin. Proud ako, ang dami namin bobo eh. Kung talagang matalino kayo at talagang disente kayo, degree holder kayo, huwag kayong mas iskwaa pa magsalita sa amin na sinisiraan nyo yung kapwa nyo para kayo umangat. Kasi ho, alam ho ng Diyos yan. The more tayong binabagsak ng ibang tao, the more tayong inaangat ng Panginoong Diyos. Diba? Kasi eto, napansin ko rin sa BBM rally tsaka sa mga pingkawan. Ay kuya, BBM rally tsaka pingkawan. Madalas sa mga pingkawan, disente. Ganda ng shoes. Galing ng accent. American, diba? May nakita kayo doon. American. Pero dito sa mga BBM rally, ang napansin ko naman, nakatsinelas lang. Normal lang nasuot ng damit. Cellphone, Android. Katulad ng cellphone ko ngayon, Android. Tamang ganun lang. Pero sa kabila, napaka-desente. Ibig sabihin, doon mo makikita na ang habol nila hindi talaga masa. Kasi si BBM, kung maririnig nyo palagi, tatakbo ako
para sa Pilipino, para sa bayan. Pero yung kabila, yung pingkawan, tatakbo ako para pigilan ang pag-upo ng mga Marcoses. Ano yun? Lumalaban kayo para sa isang tao. Lalaban tayo para sa buong Pilipinas, mga kapatid. Kaya kung hindi nyo dadayain ang eleksyon na ito, alam naman ho ng lahat ng tao na mananalo ang BBM Marcos. BBM Marcos, Sara Duterte. Diba? Wala tayong magagawa dyan, mga kapatid. Kasi madalas lang naboboto sa inyo mga disente. Ang ikinasasama lang nito, mga kapatid. Ang dami kong friends sa Facebook. Actually, pag nagsalita ka ng pangit tungkol kay Nanay Lenny, ibablock ka, or yung sinasabi ngayon 90 days ni Mark Zuckerberg na 90 days kang ilolo yung post mo ata. Diba? Para hindi ka makita ng iba. Pero, pag sila nagsalita ng tungkol ng masama sa mga Marcos at Duterte, wala naman kaming ganang i-block kasi wala naman sa amin yun eh. Kanya-kanyang opinion yan eh. Diba? Wala akong nakikita sa Facebook na dahil anti-Marcos sila, eh, binablock sila or parang nilolow. Wala. Madalas lang pag nagsasalita ka ng pangit kala ano, sa mga pingkawan. Diba? Kasi yung pambaton yung pingkawan na yan, parang yan yung sisiu sa school. Pink. Taglaki dilaw pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, alam naman nating matalino si Nanay Lenny. Kasi abogado siya eh. Pero aminin din natin na lutang. Diba? Matalino siya kasi naging vice president siya. Naging congresswoman siya. Matalino siya kaysa sa atin. Pero aminin natin, lutang. Diba? There's a lot of people na hindi naman sila degree holder, pero successful sa buhay. Tulad nga na sabi ni Tatay Digo, ang mga nandito ay mga valedictoria, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Pero tignan mo yung mga yan, trabahan natin kuman lahat. Kasi nga wala yan kung degree holder ka man o hindi. Diba? Parang ako dati, 2 years akong naging kargador sa pier. 2 years. May kasama akong 3. Yung isa graduate ng business ad. Yung isa naman nautical. Tapos yung isa naman is HRM. Sabi nila, malayo ka sa amin, pre. Kami, may diploma kami. Degree holder kami. Ikaw, wala. Sabi ko, hindi. Walang kwenta yung degree holder kayo. Walang kwenta yung diploma nyo. Parehas lang tayong kargador. Tanginan nyo. Diba? Degree holder ka, tapos parehas tayong kargador. Eh, ba't hindi mo ginamit sa pag-a-apply? Ano yun? Display yung diploma mo? Useless yan, mga kapatid. Parang si ano yan, Manny Pacquiao. Bago nag-aral si Manny Pacquiao ng 3 months sa Makati. bago naging degree holder. Guys, panis yung mga degree holder kay Manny Pacquiao. Kasi po, siya lang ang nag-iisang may hawak ng ganong klaseng record at ganong klaseng pag-angat ng Pilipinas. Kumbaga yung pagkakilala sa Pilipinas worldwide nang dahil kay Manny Pacquiao. So hindi mo kailangan ng degree holder ka. Ang kailangan mo dun, pangarap. Yung pangarap mo na hindi lang pansarili. Yung pangarap na para sa bayan. Pero no to Manny Pacquiao ako bilang presidente kasi hindi talaga siya bagay maging ama. Kung hindi tatakbo si Lenlen, si Bongbong, siguro yung boto ko rin is kutong Pacquiao ako. Ganun na lang ang mangyayari. Pero dahil tumakbo si La Marcos, guys, gusto ko lang patunayan. Kasi di ba nga, yun ang sinasabi ng iba. Magnanakaw ang Marcos. So gusto kong maupo siya para ma-feel ko kung magnanakaw ba talaga. Kasi ang hirap naman nun, puro na lang tayo duda. Kasi kung talagang matalino kayong mga pingkawang kayo, kung disente kayo at mayayamang kayo, abay, milyon-milyon naman kayo, di ba? Tapos kukuha pa kayo ng 10 tao bawat isa sa inyo. Di ba? Bawat isang membro ng pingkawan, kukuha pa ng 10 tao galing sa kabila. O di, dadami kayo. Kasuhan nyo na para makulong na mga Marcos. Bilisan nyo. Tapos double time kayo sa pandedemonyo sa ibang tao kasi malapit na eleksyon. Pag hindi kayo naka-recruit ng bahay-bahay nyo dyan, eh, patay na. Talon talaga sa nanay. Bye.